So, basa muna bago to call in. Okay. Wow. How are you here? Frame by frame. How are you? Sirena lang. So, very fine frame. Reaction ball. Yeah. Reaction ball. Yan. Anytime pa. Standby and rolling. 4, 3, 2, and... Leila. Tagal na minin ng happy. Dito sa Love Letters Corp, sa love story na naman ang magpapakilig sa atin ngayong gabi. Featuring the love story of our Kumars Lee and her husband, Mark. Kumars! My husband and I story started back in January 2010. I was working at a cafe as a cafe manager at Seattle's Best. Noong time na yon, I was in the middle of deciding who to go and settle with kasi my ex in Singapore named Manu and my military guy from the US named Chris are both chasing me. Habang ng hair ko, no? Part of my work sometimes was going on Facebook. Ha ha! May ganun pa siya. Nagka-chat kami ni Mark yung kaklase ko nung elementary. Since late na, I accepted this offer na sabihin niya ako. Sa pagkakilala ko naman ni Mark, he's one of the kindest and harmless guys that I know. Kaya I didn't think twice na nag-offer siya sa mundo. As a way of saying thank you, I gave him a large iced blended coffee. Oh, upsize! We chatted for a few minutes and he took me home. So us being together and almost every day became a routine for 4 months. And I even found myself talking to Mark more often than with the two guys I was involved with. Then one day, my Singapore guy came and said on my birthday. Pero hindi ako excited. I know I'm being selfish and unfair to multiple people and I want to stop doing that. So a few days passed, I know I have to talk to Manu and Chris and Mark. So I started with Manu over the phone. I just said na kailangan ko mag-isip about a lot of things. Si Chris naman, he finally met a Filipina based in the US. So I pushed him to get to know the girl and better. And to try not to feel guilty about me, which is in reality, I'm feeling guilty more than him. Meto na Mars. That's so good! May 27, 2010, that's the day Mark and I celebrated our official day being in a relationship. After 2 months, I found myself pregnant and we were so happy. We told our parents and families right away and our friends too na mas excited pa sa amin sa mga preparations. And July 29, 2011 came our wedding day. It was the most unforgettable day for us being in front of all people we love and in front of God where we swore and gave our vows as husband and wife. I felt it was all God's plan after all. Sino nga pa naman ang mag-aakala? Dami-dami nang nakilala at dumaan sa buhay namin. Kami palang magkaklase ng elementary. Kami palang magkaklase ng familiar. Oh, Mars! Sorry. Wala kami ka-idea dahil si Mark yung isa sa pinakatahimik at parang pinakamadumis sa klase before. Ikaw yung madumis. At ako, yung tutomboy-tomboy at siga-siga sa klase. Well, who knows who was destined to be with us, di ba? Wala naman talagang nakakaalam. Parang ang nangyari was that God already showed us each other nung mga bata pa lang kami. It was after all, plan. Wow! Wala na natin sila, Mark! Sa love letters to Mars naman, kahit matagal na sila hindi nagkita, all it takes is a Facebook message para mapalapit muli sila sa isa't isa. Ang memorable na love story na yan, ikakwento na sa pagbabalik ng Mars! I would like to thank Apartment 8 Clothing, Calliope, Gold's Gym, Contura Medica, Cozy Nail Lounge, Le Bear Waxing Salon, Le Beat Branch, Benefit Style Salon, Sepa. Featuring the love story of our Kumars Lee and her husband, Mar. Yeah, sign it up. Go Mars! My husband and I story started back in January 2010. Noong time na yon, I was in the middle of deciding who to go and settle with kasi my ex in Singapore named Manu and my military guy from the US named Chris are both chasing me. Ganun yung pagkasulat niya. Are both chasing me. Haba ng hair ko, no? Part of my work sometimes was going on Facebook. Ha ha, may ganun pa siya. Nagka-chat kami ni Mark yung kaklase ko nung elementary. Since late na,
I accepted his offer na sundin niya ako. Sa pagkakilala ko naman kay Mark, he's one of the kindest and harmless guys that I know, kaya I didn't think twice na nag-offer siyang sumundo. As a way of saying thank you, I gave him a large iced blended coffee. Oh, it's half size. We chatted for a few minutes and he took me home. So us being together almost every day became a routine for 4 months. And I even found myself talking to Mark more often than with the two guys I was involved with. Then one day, my Singapore guy came in May on my birthday. Pero hindi ako excited. I know I'm being selfish and unfair to multiple people and I want to stop doing that. So a few days passed. I know I have to talk to Manu and Chris and Mark. So I started with Manu over the phone. I just said na kailangan ko mag-isip about a lot of things. Si Chris naman, he finally met a Filipina based in the US. So I pushed him to get to know the girl and better and to try not to feel guilty about me, which is in reality, I'm feeling guilty more than him. Ito na, Mars. Kasunod! May 27, 2010, that's the day Mark and I celebrated our official day being in a relationship. After 2 months, I found myself pregnant and we were so happy. We told our parents and families right away and our friends too na mas excited pa sa amin sa mga preparations. And July 29, 2011 came our wedding day. It was the most unforgettable day for us being in front of all people we love and in front of God where we swore and gave our vows as husband and wife. I felt it was all God's plan after all. Sino nga ba naman ang mag-aakala sa dinami-dami ng nakilala at dumaan sa buhay namin, kami palang magkaklase nung elementary ang nakatandaan na sounds familiar, Mars. Oh, Mars! Sorry. Wala kami ka-idea dahil si Mark yung isa sa pinakatahimik at parang pinakamadungis sa klase before. Gusto ko yung madungis. And ako, yung tomboy-tomboy at sisiga-siga sa klase. Aww. Well, who knows who is destined to be with us, di ba? Wala naman talagang nakakaalam. Parang ang nangyari was that God already showed us each other nung mga bata pa lang kami. It was after all, planned. Wow! Kilalanin natin sila Mark and Marcy! Welcome to Mars. Good evening. Good evening, mga Mars and Parth. Yeah. O Mark, anong pakiramdam na dalawang lalaki ang pinataob mo? Pinataob mo. Di ko po masyado ma-express siguro. Di ko masabing mas guwapo ko. Hindi naman sa gano'n. Pero parang gano'n na. Gano'n eh. Nagwagi. Ikaw ang best guy. Meron po siguro sa aking nakita siya na wala siguro sa dalawa. Correct. Ayun. Ano nga ba ang nakita mo kay Mark na hindi mo nakita dun sa dalawa? Completely opposite talaga kami. Ako yung medyo less patience. Siya yung meron lahat nun. Siya kasi pag ganito ako, alam niya namang ano lang yun. Yung 2 minutes lang, so 3 minutes lang. Hindi siya talaga pumapato. Ang bait mo, ha? Oh, at wala kang sa dugon. Bait mo, ha? Bait din ang asawa niya, eh. So, nag-Facebook kayo, ikaw ang nakahanap sa kanya? Or how did you find each other? Paano ba naging Facebook friends? Hindi ko siya talaga hinanap kasi nga, ang last impression ko sa kanya yung nung elementary kami. So, feeling ko sabi ko, baka ganun pa rin siya. Tapos, so, ayun, nag-message siya sa akin, nasa work ako. Tapos, tinignan ko yung Facebook niya, ayun. Ba't mo siya minessage, Shili? Yun nga po, matagal kami hindi nakita dahil since elementary days po. Then, nung nag-Facebook ako, interested po ako na makita siya kasi matagal na. So, like mo na siya? Opo, nung maliit pa lang. Nung maliit kami, hindi po. Ay, hindi naman, wala. Totomboy-tomboy nga po siya. So, nakita mo na yung picture sa profile picture niya, tapos feeling mo gusto mo siya. Okay. Kailan mo nalaman na parang siya ang gusto mo? You want to spend the rest of your life with her? Yun nga po, dahil pinupunta ko siya sa coffee shop, doon po siya dati nag-work. Tuwing nag-usap po kami, maganda po yung communication namin. Nagising ka sa kape, oo. Nagising ka sa kape. Ano, kape? Libre, lahat ng libre kong kape sa araw kanya. Yun ang kape! Libre rin pala. Tapos po, yun, sinisip niya po yung naging confident po ako nung nag-uusap kami. May time din po kasi pag nung naging mag-boyfriend po kasi kami, pag nag-apply sa work, kasi
mas marami po siyang experience. So ako naman, sabi niya, kaya mo yan, kaya mo yan. So, meron po kami na-applyan, kapag nakakapasa siya, hindi siya tumutuloy pag hindi ako kasama. Oh! Grabe! Nung nakapasa po kami dyan sa call center na pinapasokan namin, sabi niya, dyan na rin ako papasok. Gusto nila lagi sila magkasama. Oh, parang kami. Oh, kayo tayo maghiwala. Hindi kayo malalaki. Ay, kayo. Oo. Sweet yun rin dalawa. Iba rin yun. Kayo. Oh, Mars. Ano naman ang mga pangarap ninyo para sa inyong dalawa at sa inyong pamilya? Simple lang naman po kami. Hindi po naman namin masabi na mayaman na kami. Simple lang. Hindi namin gusto na maging mayaman. Yung tama lang na masuportahan namin noon. Si Ethan, yung anak namin, tapos yung hindi kami sa lahat, nakakatulong kami sa family. Oh, nice. Yung mga ganun lang. So, kung pinili ko yung other path before, siguro hindi ko problema yun. Pero sa akin kasi, parang money is hindi talaga yun yung talagang nagpapaligaya sa tao. Did you pray for a good husband? Ako po talaga, kasi lumaki ko sa family na, to be honest, na yun, broken family. So, yun yung pinalangin ko na huwag sana akong makapangasawa ng maging ganun yung kapalaran. So, sabi pa nila, ano daw, ang babae daw ay pag medyo ang parents ay makasalanan, pambayad utang daw, so hindi daw magiging happy, mga ganun. Sinasabi ng matatanda. So, lagi kong pinipray na ko sana po huwag ako makapag-asawa ng gugulpihin ako, ng yung mga ganun. So, thankful ako at tama yung naging decision ko. Ganyan din asawa mo di ba? Nakaka-relate ka? Kasi natutuwa ako na... Sige! Sa'yo! Bakit? Sabihin mo yan. Sige. Ano ba? Yung nakakatuwa lang makarinig ng story na very similar sa principle naming mag-asawa. So, yun. I'm just encouraging you to just love each other, and tama ka, money will never make you happy. So, yun. Lalo na paiyak niyo yung guest namin. Oh, grabe kayo. Grabe naman kayo. Hindi kasi napaka-inspiring ng inyong love story. At kitang-kita namin kahit na hindi pa nga kayo mag-holding hands kung gano'n yung kamahal yung isa't isa. Buti pala ako, nakalimutan ko na yung ex ko. Hindi, alam mo, ang pagiging makakalimutin, may mga galing din yan. Diba? Yung mga galing din nakalimutan, kalimutan na talaga yan. Dapat tinatandaan pa yan. Thank you so much. Yeah, Marcus, maraming salamat sa inyong inspiring love story. Thank you po so much na nandito kami sa show niyo. Inspire po. Thank you. Oy, pakapi naman kayo dyan. Nag-alit pala kayo eh. Ano, Narcha? Oo. Alam mo, patawin ang love story nila. Huwag kalimutang isend ang romantic love story nyo dito sa amin. Asahan namin yan, pero bago...